Pag-uusapan po natin ngayong umaga ang tungkol sa National Peace Convention. Kasama po natin si John Romel Garces, ang Chief Branch Manager, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light, o HWPL, para po pag-usapan na rin po ang tungkol sa Declaration of Peace and Cessation of War na iminungkahi po sa United Nations. Sir John, magandang umaga po sa inyo. Diane and Prof. Fee po ito. Magandang umaga. Rise and shine, Philippines. Salamat po sa invitation. Alright, sir, nabalita po namin na sumali kayo sa NPC bilang bahagi ng inyong peace tour. Can you tell us more first about this National Peace Convention? Kasi I understand, yung pinakauna po was successful last month. Paano po nag-i-involve po dito yung HWPL? Go ahead, sir. Okay, thank you. A month ago, last January 25, ilinaos yung first National Peace Convention sa Philippine International Convention Center. It was organized by Volunteer Individuals for Peace, a local NGO headed by Child Commissioner Dr. Ronald Adamat. So, kapartner po natin yan sa kapayapaan. Over 1,500 peace advocates ang nagtipon from different parts of the Philippines. At sumama po dito ang chairman ng HWPL, walang iba kundi si Chairman Lee Manhee. Kasama niya yung mga delegates from South Korea, bumisita sila sa Pilipinas. At every time na pumunta sila sa ibang bansa, ito ay tinatawag na World Peace Tour. Kaya ito ang kanyang 32nd World Peace Tour. Nagbigay po siya ng mensahe ng kapayapaan sa First National Peace Convention. Siya ay 92 years old, war veteran, at dahil po sa kanyang experience sa gera, sinimulan niya ang kanyang movement sa kapayapaan starting in Korea. Pero ngayon, meron ng 180 branches ang HWPL, including the Philippines. At ina-encourage po natin lahat ng Filipinos from all walks of life in making themselves involved sa mga peace-building efforts. May mga kasama rin na ng mga taga-ibang bansa, ibang nation dito sa isinagawang aktibidad na ito. Ano pong naging resulta po nitong National Peace Convention na ito, and how will you be moving forward with these results? Pinaka-immediate result na ito ay pwede nating tukuyin sa dalawa. Una, naglabas ng resolution para suportahan ang National Peace Day from different sectors, academe, youth, media, women leaders. So ito po yung pamagat ng resolution. A resolution respectfully calling for His Excellency President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. to declare through presidential proclamation January 24 as National Peace Day. Ito ay in consonance with the President's National Unity Agenda. Because as peace advocates, we believe that we cannot achieve national unity without bringing peace sa ating bansa. Additionally, sa loob po ng resolution po nito ay ang ating kampanya para makakuha ng national solidarity support para sa Declaration of Peace and Cessation of War. Ito yung tinatawag na DPCW, a document drafted by international law experts which we are working on to present sa United Nations para maging legally binding ito na document para ipagbawal na yung mga gera at palakasin yung mga current international law for peace. Alright, medyo mabigat kasi kapag pinag-uusapan natin yung gera. At marami ba't ibang klase ng pag-uusap patungkol sa kapayapaan? Only in the academe, sa ating pamahalaan. So, ano po ba yung status quo ngayon nitong kapayapaan dito sa ating bansa? At bakit kailangan po natin magkaroon ng initiative like this with NPC? Tell us more about this, sir. Bilang nation sa Philippines, nagiging magandang halimbawa tayo kasi nagkakaroon tayo ng malaking progress sa ating mga peace building efforts. Of course, we give credit sa ating government dahil paunti-unti nakikita po natin yung mga steps towards the achieving peace. Bilang private initiative sa pagtulong sa ating government, kami po na NGO ay nagsusulong rin po ng mga initiatives pang kapayapaan. Mm-hmm. Kaya bilang pagpapatuloy sa nasimulang First National Peace Convention, this coming March 11 ay gugunitain namin dito sa Philippines yung 7th Annual Commemoration of the Declaration of Peace and Cessation of War with the theme Institutional Peace, Strengthening Communication to Build Trust. Gaganapin po ito sa University of the East Theater sa Recto Avenue, Manila from 2 to 4 p.m. So, yung DPCW ay na-proclaim siya last 2016, March 14. Kaya ito na po yung ikapitong taon ng paggunita ng Declaration of Peace Cessation of War. Hopefully, through the efforts of the citizens and the governments ay may
lagay na po natin dito sa United Nations. For this event, we have invited law experts at mga government officials para mag-share about the progress of this initiative sa bansang Pilipinas. For inquiries, you may visit us and message our Facebook page. Just type at HWPLPH. Mm-hmm. Alam mo, nabanggit mo, Profi, yung tungkol sa kapayapaan sa bansa, no? Okay. Tsaka nabanggit rin ni Sir John. Pero pagdating sa iba yung dagat, lalo na yung sa Ukraine at Russia, talagang oo, kapayapaan ang hangad natin dyan. I wonder ano po ang stand or ginagawa po ng inyong mga kasama para po maisulong rin po yung kapayapaan doon po sa area po na yon between Russia and Ukraine, sir. What we can do is a campaign to send message, to urge yung ating mga leaders para gumawa po ng hakbang, gumawa po ng aksyon. Kagaya po ng nakikita po natin, pag tinanong yung mga general public, yung mga tao, ayaw po nila ng gera. Pero dahil sa nagkakaroon ng mga sitwasyon, napupush yung mga tao to enter into that kind of situation. Kaya bilang tagapagsulong ng kapayapaan, ay ina-encourage natin lahat ng mga tao from different walks of life para itigil po yung mga gantong klase ng activities. Kagaya po ng nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, sa Ukraine and Russia, meron pa po sa tayong tension with our neighboring countries, China. So hopefully, hindi po ito humantong dun sa worst case scenario. Kaya meron po tayong prevention na ginaganap, which is yung campaign. We try to inculcate the hearts of peace sa ating mga students because they are our future leaders gamit ng peace education. We encourage our religious leaders to sit down and talk para yung sa kanilang mga nasasakupan ay ipalaganap rin yung mensahe ng kapayapaan. At ganoon din po sa mga policy makers dahil sila po yung leader ng ating bansa, ng ating land. Kaya sila po dapat talaga yung mag-institutionalize ng kapayapaan para lahat po ay mag-benefit out of this. Alright, maraming salamat Sir John Romel Garces, Chief Branch Manager ng Heavenly Culture World Peace Restoration of Light. Sa ating pinag-usapan po ngayong umaga, napakalaga ng communication. No? Yun naman yung nabanggit ni Sir. Maraming salamat Sir, mabuhay po kayo.